So now let us move on with the parole system. The board of parole should be vested by law with latitude of powers which include the following. So alam naman natin yung parole. So ano yung mga binibigay na powers sa isang board of parole. So number one, to set terms of parole. Diba? Makikita natin yung terms na binibigay. Halimbawa, hindi siya pwedeng ang tao binigay ng parole, hindi siya po pwedeng pumunta sa isang bayan na hindi ng ilang araw nang hindi nagpapaalam. Hindi siya pwedeng mag-seek ng medical assistance sa ibang bansa without the approval of the board of parole. So on and so forth. To decide who shall be released on parole from among all inmates eligible. So sila ang nag-decide kung sino yung bibigyan ng parole. To determine the date of release, sila din ang magtatakda kung kailan siya palalabasin. To decide revocation of action, so kung kailan ibabalik sa kulungan ang isang criminal, ang isang inmates dahil sa kanyang mga violation. To administer the agency responsible for parole supervision sometimes. So yan ang trabaho nila. So institutional parole officers, sino sila? In the provision of cases for parole deliberation, the board of parole is aided by a sufficient number of institutional classification of parole officers. So kinakailangan mayroong composition yan para malaman natin kung mayroon ba ang pwedeng tumingin sa isang inmates na mag-undergo ng parole. This personnel work closely as liaison officers. So ang term sa kanila is liaison officers between the board of parole and the prison. So sila yung kukuha ng detalye, information, ng whereabouts, kung ano pa man yan, na doon sa board of parole at saka ng prison. And are in close contact with the parole officers in the field who supervise the parolees after release. So sila yung nakikipag-usap sa parole officers, di ba? Na yung parole officer naman is nagsusupervise ng parolees. Okay? The institutional classification or parole officer keeps up to date the running case summary of the prison. So yan yung ginagawa niya, he should keeps up to date the running case summary. So running case summary of the prisoner and makes said records available to the parole boards from which it can be based final parole action. So sila yan. He is responsible for the preparation, the admission summary of the prisoner. So ang term sa kanila is liaison, ha? Which includes the record of the present and previous criminal offenders. So take note, we have includes the record of the present and previous criminal offenses. So yan ang trabaho ng institutional parole officers. A social history, for example, kung ano yung mga bagay na nangyayari sa kanya sa labas, di ba? Religious history, okay? Psychological and psychiatric study. So employment and educational accomplishment, anong trabaho niya dati, anong natapos niya, and complete analysis of the community arid situation. The institutional parole officer submits progress reports of the prisoner's program and training as the inmates serve their sentences. So yan yung kanilang, tingnan natin kung ano yung ginagawa nila sa loob. Di ba, maraming sa binibigyan ng good conduct time allowance is na hindi naman siya parol, di ba? O kaya, nag-aaral siya sa loob ng kulungan, di ba? So, yun, pwede siyang bigyan ng parol. So long as they are qualified for parol. So, meron tayong administrative structure. Ano naman itong bumubuo sa structure? There are four plans or structure by which parol is administered. So, ano-ano ito? Number one, the parole board serves as the administrative and policy-making board for a combined provisional parole system. So ang parole board, sila yung magbibigay, sila yung humahawak, nagbibigay ng mga policies, directives as the board for a combined provisional parole system, kasama ng provision at saka ng parole system. Most of the states of the United States fall under this plan. So the United States, so yan ang kanilang ginagawa. The second plan, that parole board administers the parole service only. Okay, so yun ang pangalawa. The third plan is that the parole services are administered by the department which administered the prison and other correctional institution, and which department may or may not also include the parole board. Okay.
The fourth plan is that the parole services are administered by the state correctional agency, which also administer probation and penal institutions. So tingnan natin gaano kalawak yung kabuuan ng probation sa mundo. Okay, sa Pilipinas, the parole system in the Philippines falls under the third plan. So tin, di ba? So sila yung parole services administered by the department may or may not include in the parole board. Okay. Generally, sa Pilipinas, a parole of office headed by an executive officer. Term called as parole administrator. Parole administrator or chief parole officer administers parole. Tingnan natin ang mga wording na ginagamit. Sa Pilipinas, is headed by an executive officer, parole system, ha? Na tinatawag natin parole administrator or chief parole officer. So, tatlo yan. It could be executive officer or parole administrator or chief parole officer. The chief of the parole office executes the policies formulated by the board of parole. So, siya yung nag-exercise, siya yung nag-implement ng mga policies na ginagawa ng board of parole and carries out the functions of parole. So, siya yung kumukuha, nagpapatakbo ng mga function ng parole. A parole agency has two important units. So, meron tayong dalawa or subdivision aside from the administrative and other auxiliary services units. The principal subdivision are the investigation and the supervision division. So, dalawa yan, meron tayong administration and the supervision division. So, parole investigation. Ano ang nasa loob ng parole investigation? The parole unit of a parole agency is responsible for conducting pre-parole investigation. So, yan ang trabaho ng ating parole agency. Nag-investiga sila kung ano yung pinagdaanan ng taong nakakulong sa labas at saka yung kanyang ugali sa loob. The purposes of pre-parole investigation are, ito ang number one, to bring the case history facts up to date. So, ano yung from day to day, anong nangyayari doon sa kanyang kaso sa loob ng kulungan. To verify parole plan of work and residence. So, ano yung, titingnan natin yung, if ever na maging qualified siya sa parole, so ano yung parole plan at saka saan siya po pwedeng dalhin na lugar, pwedeng manirahan ang isang tao. So, number, we have parole selection. One of the most important functions of the investigation division is to help the parole board in the selection of prisoners for parole. So, yan yung importante kung bakit meron tayong investigation division. Para tulungan ng board doon sa pagpili ng mga prisoner na pwedeng ilagay sa parole. Okay, this cannot be determined merely by the length of time served. Hindi naman ito nagwavary doon sa kung gaano kahaba yung kanilang pananatili sa kulungan. If a prisoner is paroled too soon as while still maladjusted, he may fail and return to prison. Diba? Titingnan natin kung baka mamaya hindi pa maganda yung kanyang rehabilitation sa loob ng kulungan, yung reformation sa kanya. So, bakit natin nilalabas yan? Diba? Baka maging pabigat lang yan sa lipunan. If a prisoner is paroled, okay. On the other hand, if the prisoner is retained too long, o kung masyado naman siyang manatili dyan, he may be embittered. So, di ba, magiging sadin na, magiging mapait na sa kanya yung karanasan sa loob, di ba? O pwedeng mag-cause pa na magpakamatay na lang ang tao, di ba? Depressed, become apathic, or get discouraged so that when released, he may fail to re-establish himself adequately in society. So, dahil sa masyado nang mahaba yung kanyang pananatili sa kulungan, so paglabas niya sa kulungan, so maaaring hindi na niya gugustuhin pang manatili. For example, sa labas, hindi na maganda yung kanyang aura, wala na siyang pakinabang, for example. So why not palabasin natin siya while mayroon na siyang pakinabang, di ba? The institutional record, A1, cannot be used as an index of a prisoner's readiness for parole because some men with deeply and socially dangerous patterns of criminality are shrewd enough to maintain a good institutional record. So, hindi naman natin, for example, po pwedeng basihan. O, di ba? Mahirap naman basihan yung record niya.
recall niya sa record niya sa loob, di ba? So, mayroong mga instances talaga na titingnan natin yung kabuuan ng kanyang record. Hindi lang yung kung ano yung nasa loob, di ba? Titingnan natin yung mga nakaraan na previous na ginawa niya sa labas ng kulungan, di ba? And yet be actually among those with the poorest likelihood to succeed on parole. Because pupunin nilang balik-balikan yung kanilang ginagawa sa labas ng krimen. In determining readiness of a prisoner for release, the program of treatment and training of the prisoner in the penal institution should be coordinated with his program when released. So, kinakailangan may interconnected ang lahat ng nagatrabaho na nag-supervise sa kanya. The prison staff and parole bureau should coordinate in preparing the detailed program of the prisoner. So, yan. Ang una is prison staff at saka ang parole bureau. Okay, both in prison and on parole. So, let us say, nasa loob siya ng kulungan o pinalabas na under parole. One way of achieving coordination between the two agencies, the prison and the parole bureau, is to provide, ito ang kanilang coordination, institutional parole. Okay, di ba? Officers who understand the problems of parole supervision and can work effectively with the parole bureau. Another way to effect coordination between the parole and the parole bureau is to assign parole officers. So, yan ang pinaka-importante. Meron tayong parole officer. Participate actually in the classification and casework program of the prison. And is responsible for the evaluation of the inmate program from the standpoint of its usefulness after release. So, ano magiging basihan? Ano magiging dahilan kung bakit siya ipapalabas? Ano yung magiging makakabuti sa kanya, baka mamaya paglabas niya, balikan siya ng kanyang mga biktima o kaya gawin niya naman ulit, di ba? So, kinakailangan, tingnan natin kung baka mamaya dyan lang siya mananatili sa mga lansangan, di ba? So, makakaparwisyo pa siya, kung pwede pa siya, may tendency pa na gumawa siya ulit ng krimen. So, titingnan natin yung mga way. Okay, we have